Okay guys, no, dito tayo ngayon sa shipyard. May nasusunog na barko dito sa ating shipyard. Papakita lang natin guys. Medyo nagkaroon ng aksidente dito sa atin sa shipyard. No? Kabilang barko to, sa kabilang barko. Pakita ko lang sa inyo, mga partners. Yan mga kapartners, natutupok yung ating ano, kabilang barko. No? Medyo tatry natin. Baka naka dry dock po ito mga kapartners, naka dry dock po. Medyo minalas malas at nasunog. Baka sumabog ha, pasok tayo sa loob. Baka maabot tayo. Try natin mga kapartners, nandito tayo sa loob, safety tayo dito eh. Na, naabot na sa kanon, dinro mo. Saan to? Na, grabe. Tanker vessel yan eh. As of now, no, pinatigil muna yung mga trabaho namin dito sa dry dock. Ayan, nag-standby muna sila. Tingnan natin. Baka mamaya eh. Tsongsat, bakit ang chai umi ha? Wala pa nung dumadating ngayon. May dumating na bombero. Agato ka man ng tubig ko. Taga-deliver ng fresh water. Na, delikado yan. Buto yan. Ay sila dyan. Foreign vessel yata yun eh. Yung pabot nga ng ano yun. Shongshin, MV Shongshin. Thailand vessel siguro ito. Takas na nga po eh. Currently at the dry dock. Kayo na lang may magsabi ng dry dock ba tayo maano. Engineer Mike. Hey, sir, go ahead. Thank you, chief engineer. Ready. Kita sir, hanapin ko sir. Grabe sunog oh. Isa lang yung fire truck nila. Water truck. Walang fire truck pa dumadating. Guys, nakita nyo naman yung usok na dinulot guys. Kala mong usok ng bagyo. Mga partners. Zoom lang natin, no? Patay ng insika yung barko ah. Murang Thailand ba na, mga Thailander. Thailand plug yan. Grabe, white smoke, lumalabas na. Pag white, ano na yan? Patay na siguro na. Palong na, no? Ang kuwan, maitim yan yung ano eh. Ah, puro maitim pa rin doon, no? Nah, grabe pa, mawaso-aso pa, oh. Grabe, usok. Ah, partners, ibig sabihin malakas pa po sa ilalim niyan. Daw daw nam tindog mo jay. Nagbubulbul ng Thailander oh. Eh, mga kumpleto ng uuwiyak nila. Ano sila oh? Mga Thailander na narinig niyo sa radyo, mga ka-partners. Sige na silang yaw-yaw. Paalala lang po sa ating mga kabaro, no? Pagka dito sa dry dock talaga, mas mataas yung ating mga nervices dito. Kaya kailangan talaga, ingat talaga tayo mga partners. Lalo na dyan sa mga hot works yan. Naglabas na ng kulay dilaw na usok ng mga hot works. Talaga, kailangan talaga natin bantayan yan mga partners. Para makaiwas tayo sa gantong klaseng disgrasya. O incident or accident. So, lugay kumpanya niyan, pag ganyan. Partners. Yeah, kita yung apoy. Nakikita niyo apoy, mga partner. Todo zoom na kasi itong aking cellphone eh. Sorry ah, medyo malabo. Master, sali ko. Tumawag sir to you, sir. Ano daw, sir? Ano, sir? Ano daw, sir? Nga, sir. Kita ko nga din. Sir, sa baba, sir. Kasi ko naman, wala namang hardwork sa baba. Wala namang hardwork ngayon sa baba. Sir, wala hardwork ngayon sa baba. Sir, yung ano na daw, sir. Alam,
Grabe. 4 minutes. Nagsimula tayo mag-video, mga ka-partner, sumakapoy na 'yan. Pero hanggang sa ngayon, no. Patuloy pa rin yung usok. Ah, grabe. Nagtakbuhan na yung mga contractor, pati yung mga crew kanina. Parang mga langgam na nagpulasan. Eh, paurang nam chinuura chai mo, chai no chai chai daw mo. Yung mga vessel crew siguro. Eh, parang nabalbok lo arin. Kagabin. China yung salita. Thailand pala. Di ba itindihan? Sunog na yung cargo vessel nila. Fire caught on a dry dock shipyard. So, yung shipyard, di ko na lang sasabihin. Kaya, bumlik, bumlik daw. Mahirap na. Disgrasya po, mga kabaro. Ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating ginagawa, lalo na ating pagbabantay dito sa dry dockan, no? Napakadelikado. Lahat ng mga near resistant dito, nakakalat, naka-scattered. So, kailangan i-monitor talaga natin, mga ka-partners. May tagboat pa naman doon katabi, oh. Bali, apat na barko yan nandyan, nakapatong dyan. Dalawang barko pala, tapos dalawang tagboat, sorry. Yung isa, currently minalas. Medyo humihina naman, ha. Siguro nakapula na yan. Medyo nabasa na. Hindi naman nasunog yung akomodasyon, no. Tingin ko sa bodega, eh. Sa bodega naggaling yung apoy. Kasi kung dyan yan galing sa engine room, apoy na pati yung ano yan, akomodasyon. Talaga sigurado yan, tupok yan. Pero hindi natupok ng apoy. So maybe nandun yan sa cargo hold. Yan, humina na yung apoy, mga ka-partners. Hindi natin alam kung anong inabot dyan. Baka nag-welding o yung mga lubid na tinabi nila doon na patakan. Medyo may puti na. Ibig sabihin, naapula na yung apoy niya. Baga medyo may puti na. Pero patuloy pa rin ang pag-usok, mga ka-partners. Kasi kung sa engine room niya, maybe tupok na rin yung akomodasyon talaga niyan. Cargo hold sa cargo hold. Okay, mga partners, ingat tayo palagi. Hanggang dito na lang ito ating video. Hindi ko na lang papangalanan itong dry dockan na ito at baka tayo ay mandimanda. Ha? Okay. See you on my next vlog. Ingat. Wala man ng fire hose na nakalatag. Grabe. So, ingat mga kabaro. Sana walang nasaktan sa aksidente niya. No? Wala man lang na injured o fatality. Yun, may dumating na po na bombero. Yun, no? Kitang-kita po natin mga partners. After 6 minutes o 10 minutes bago dumating yung bombero ng yung local fire truck ng bayan na ito. So maliit pa yung dumating na fire truck, no. Medyo naapula na rin nung ano freshwater truck ng shipyard. Naapula na nga. Sana walang namatay. Ingat tayo palagi. Ingat, ingat, ingat. Mukhang di naman sasabog, mga partners. Nakapula na yung apoy. Okay, ingat palagi. Bye-bye. Hanggang dito na lamang.